dan dito tayo ngayon sa panalong linggo ng Easter season. At sa iyo lahat, happy, happy Easter ulit po. At napakaganda po itong lugar na ito dahil nandito tayo ngayon sa Shrine of Mount Carmel dito sa chapel na ito. At itong lugar na ito ay matagpuan dito sa Diluan Southern Leyte na ito ang pinapangalaga ng family ni Sister Eva Maamo. At napakalaking, napakaganda ng lugar ito dahil ito ay a pilgrimage site, no? At overlooking sa buong bayan ng Liluan, Southern Leyte. Mga kapatid, ang nabigay ko sa akin ng inspirasyon sa pangalawang linggo ng muling pagkabuhay ni Kristo ay isang kawitin. Ang pamagat dito ay ako'y sa'yo at ikaw sa akin. At sinasabi ng awiting ito na nakikita ko na talagang umnay na umnay ito sa ating ebanghelyo ngayon, ng ebanghelyo natin ngayon, ay hamon sa ebanghelyo ni John chapter 20 verses 13 to 31. At sinasabi ng awiting ito na ikaw na nagsabi na mahal mo ako. At alam natin yung mga alaga nito, kasama na dito si si Tomas, ay sumasama sila kay Jesus dahil nakikita nila kung sino si Jesus. Kilala nila kung sino si Jesus. At yung tinanong nga si sa Pedro ni Jesus, no? Mahal mo ba ako, Pedro? Kay Pedro, yes, Jesus, mahal kita. Siguro ito din po ang mga sagot din po na ibang mga alagad. Sagot ni Tomas na mahal kita. So sinasabi ng kawin nito, ikaw na nagsabi na mahal mo ako. At ang napaka gandang tingnan din po sa awiting ito ay sinasabi na bakit na sa tuwing ako ay lumapit sa iyo ay lumalayo ka. Lumalayo ka. Kagaya din po ni Tomas. Yes, mahal mo ako, ngunit bakit man? Na sa muling pagkabuhay, kung nahirap mo sa Tomas, kung ano na muling nabuhay si Jesus, siya nagpapakita. Kinikwento ito ng ibang mga alaga na kita kay Jesus, ngunit parang lumalayo para si Tomas. Anong dahilan kung bakit nagdadalawang isip Tomas? Yes, mahal kita, ngunit nandoon yung pagdadalawang isip. Ang pangatong tingnan natin dito sa awiting ito na sinasabi dito, kahit sino naman, kahit kailan, gagawin ko ang lahat na ikaw ay mapas sa akin. Mapas sa akin. At ito ang ginagawa ni Jesus. Tumatalikod man, tinatakasan man, kinakalimutan man, na parang magang walang kalagahan yung sinasabi ng pagmamahal, ngunit hindi nawala si Jesus. Ngunit hindi tumatalikod si Jesus. Ngunit hindi hinahayaan na mawala ang mga alaga nito. Hinahanap-hanap ito ni Jesus at pinapakita ni Jesus ang kanyang mga sugat, ang kanyang brokenness doon sa kanyang alaga. Ngayon mga kapatid, listen to the music of the gospel. Thank you.
kahit ano pa. Ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan. Kahit na umabot pa ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, makikipusap kay Batana na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpa. At ika'y aking lamang. Ah. Umasagal, maghihintay ako kahit kailan. Kahit na umabot bang ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, makikiusap kay Batana kay hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpa. Na ako'y sa'yo at ika'y aking for the music of the Gospel Sunday Reflection. Again sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong paging bahagi sa aking mga paglilinlay sa mga linggong nakalipas, lalo tigit din po sa linggong ito, ang pangalawang linggo ng muling pagkabuhay natin sa Kristo. At the same time, pinagdiriwang din po natin ngayon ang Divine Mercy Sunday. No? Happy Fiesta sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga debuti ng ating Divine Mercy. Mga kapatid, again, tatlong punto sa aking paglilinlay ngayon. Unang punto ay yung sinasabi ng awitin, ikaw na may sabi na mahal mo ako. Pangalawang punto, ang sinasabi natin na bakit tuwing ako'y lumalapit, lumalayo ka. At ang pangatlong punto dito, yung sinasabi ng awiting ito, kahit man ikaw ay malayo, kahit anumang nangyayari, gagawa ako ng paraan para ikaw ay hanapin, para ikaw ay puntahan, para ikaw ay yakapin, para ako ay mapasayo at ikaw ay mapasa akin. Una, balikan natin ang unang punto. Sinasabi ng unang punto natin na ikaw na nagsabi na mahal mo ako. Mga kapatid, kung balik-balikan natin ang buhay ng alagad ni Jesus sa Pedro, nasasabi ni Pedro na, Jesus, mahal kita. Yung tatlong tanong ni Jesus sa kay Pedro, mahal mo ba ako, Pedro? Tatlong sagot ni Pedro, mahal kita, Jesus. Siguro, ito po ang dahilan din po kung bakit yung ibang mga alagad, kasama na dito si Tomas, na sumunod sila kay Jesus. Dahil nandoon yung pagmamahal nila. Nagbigay sa kanilang oportunidad para
bibigyan sila ng pagkakataon para maging kabahagi sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Again, pagmamahal. Siguro itong confession ng mga alagad, lalong-lalo na yung pinipili ni Jesus, yung 12 mga apostoles. Siguro sa kanila din pong commitment, sa kanila yung responsibility nila, yung oath din po nila na nandyan ang kanilang pagmamahal ni Jesus, nandyan ang pagsunod nila kay Jesus. Ngunit mga kapatid, para bagang naglaho ang lahat, no? Naglaho ang lahat nung si Jesus ay dinakip, nung si Jesus ay nagpasaan sa cross, nung si Jesus ay pinako sa cross, nung si Jesus ay namatay dyan sa taas ng cross. Nawala ang lahat na yon. Nawala, para bagang nawala din yung pagmamahal nila kay Jesus. At yun nga, napakinggan natin sa mga nakaraang araw, yung ebanghelyo, na yung mga alagad ni Jesus, bumalik sila doon sa pangingisdan, bumalik sila sa dating gawin nila. Parang walang kahalagahan. Ano, walang kahalagahan yung natutunan nila kay Jesus. Mga kapatid, ganun din po pala tayo. Kung nandyan tayo sa mga responsibilidad natin, sa mga commitment natin, na masasabi natin na mahal ko yung commitment ko, mahal na mahal ko yung responsibilidad ko, mahal na mahal ko yung paging anak ko, mahal na mahal yung paging ama ko o ina ko, paging opisyalis ko sa simbahan, opisyalis ko sa ating lipunan. Ngunit, again, kagaya din po ng mga alagad, pag tayo nandyan sa hamon sa buhay, yes, mahal kong responsibilidad ko, ako na nag-proclaim, ako na nagsasabi, ngunit, anong nangyayari pagdating sa mga hamon sa buhay, pagdating sa mga temptation sa buhay, pagdating sa kahinaan natin, no, biglang nawawala din po ito. Ngunit, dahil ngayon, ang ebanghelyo natin ay nakapukos ni Tomas, makikita natin na, yes, binibigyan ng pagkakataon, opportunity ni Jesus, at si Jesus na lumapit doon sa mga alagad para ipapakita sa kanila na muling nabuhay siya. Ngunit, again, yung mga alagad, nagdadalawang isip. Nagdadalawang isip sila. Hindi nila naalala yung lahat ng mga sinasabi ni Jesus. At dito makikita natin, lalong-lalo si Tomas. Sabi ni Tomas, kung hindi ko mapapasok ang mga daliri ko sa butas ng kanyang mga kamay at mapapasok doon sa butas ng kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Bakit kaya? Ganun na lamang ang pag-alinlangan ni Tomas, ang pagda-doubt ni Tomas. Hindi kaya nandoon po yung jealousy ni Tomas? Hindi kaya sa jealousy din po nasasira yung mga responsibilidad natin na sa ating mga pagmamahal sa kapwa natin, sa ating mga mahal sa buhay, dahil sa jealousy, nawala ito lahat? Yes, ganun ang nangyari kay Tomas. Dahil, yun nga, nung napapakita si Jesus doon sa kanyang mga alagad unang-una, sa mga babae, sa dalawa naglalakbay papuntang Emmaus, siguro masasabi natin na wala doon si Tomas. Kung wala doon si Tomas sa papakita ni Jesus. Ngunit, again, dito sa kalubluoban Tomas, nagtatanong siguro si Tomas, bakit si Jesus hindi nagpapakita sa akin? Bakit doon lang sa mga alagad? Sino sila? At sino ako? Bakit hindi nagpapakita sa akin? Bakit sila lang ang espesyal? Mga kapatid, ganun din po sa ating makatanungan ngayon, lalong-lalo na sa pandemya, nagtatanong tayo, bakit? Ako lang ang may sakit. Bakit yung ibang wala? Bakit ako lang may... bakit ito ang binigay sa akin ng Panginoon? Bakit yung iba napaka-special, napakaganda ang kanilang buhay? Bakit ako naghihirap? Siguro, again, yung jealousy natin. At si Tomas, ganun din po si Tomas. Nagsisilos din po si Tomas. Bakit hindi si Jesus nagpapakita sa kanya personal? At makikita natin, mapuprove natin yan, dahil si Tomas ay palaging wala sa kanilang gathering. Yun nga sa ebanghelyo natin sa linggong ito, wala si Tomas. No? Uling dumating si Tomas, ibig sabihin, ini-exclude ni Tomas ang kanyang sarili niya. Paraging naging loner si Tomas. Naging exclusive ang kanyang buhay. At marami sa atin na ganun ang buhay. Dahil sa pagtatampo, dahil sa jealousy, inihiwalay natin ang ating sarili. Ngunit mga kapatid, sa pangalawang, yun nga ang pangalawang punto dito, sinasabi dito na, bakit lumalapit ako, lumalayo ka? Yan ang pagka-doubt ni Tomas. Bakit nga ba, Tomas? Bakit nga ba?
Bakit diba nyo mga kapatid, ganun ang ating perspektibo sa buhay natin? Ngunit mga kapatid, sa pangatlong punto, binibigyan ng pagpapahalaga natin po Jesu Kristo na siya mismo ang naghanap ng paraan. Siya mismo naghanap ng oportunidad na yes to step forward. Hindi niya hinayaan ang mga alagad na maghanap sa kanya. Hindi niya hinayaan yung mga alagad na nasasaktan, nawala ng pag-asa, malungkot ang karamdaman na may jealousy ang lumalapit sa kanya. Ngunit sa habag ng Diyos, sa kanyang puso, pinagdiriwang natin ngayon ang divine mercy, ang puso ni Jesus, ang habag ni Jesus, ang awa ni Jesus ay nangingibabaw ngayon sa ating ebanghelyo na siya ang nagpapakita. No? Very symbolic po, nakapinid ang mga pintuan. Siguro nakapinid din po ang mga bintana. No? At sa ating buhay, pag may guilt feeling tayo, pag nagjijelos tayo, nakapinid din po ang ating mga isipan. Hindi natin makikita ang liwanag. Hindi natin maramdaman. Hindi natin na-express ang ating pagmamahal. Kung nakapinid din po ang ating mga pintuan sa puso natin, sa isipan. Ngunit again si Jesus, kahit anong mga imposibleng bagay naging posible, kahit pa man nakaklose tayo, sirado tayo sa ating pagkatao, ngunit pumasok si Jesus. Nandyan, pumasok si Jesus at pinapatunayan ni Tomas, Tomas, ito ako. Huwag kang magtatampo, Tomas. Huwag kang magsisilos, Tomas. Mahal kita, Tomas. At ganoon din po ang minsahe natin pa sa Kristo sa ating lahat. Kahit pa man tayo ay nandyan sa kahirapan, hinaharap nating pandemya, apektado tayo sa pandemyang ito, ngunit nandyan si Jesus, nagsasabi, mahal kita, tingnan mo ako. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din ako. At ito nga yung pangatlong punto na kahit sino ka man, kahit anong nangyayari sa'yo, ako'y sa'yo at ikaw sa akin. Mga kapatid, the music of the gospel, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.